Welcome sa aking Mini Fish Farm Aqua Fish Zone. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to like, comment, and subscribe. And pakiring na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Welcome back to my channel, guys. For today's vlog, huhulihin na po natin yung mga balloon molly fry ko sa ililipat ko po sa grow out tank nila. So before we start, shout out muna po tayo sa mga katubig natin diyan. Shout out po kay The Bachelor's Planted Aquarium. Mega shout out sa iyo, idol. Visit nyo rin po yung YouTube channel niya, taga Pangasinan San Jacinto po 'yan. At kay shout out kay Itot Yuta mo. Shout out idol at mega shout out kay Team Garcia Mislang ng Labrador Pangasinan. Maraming salamat po sa iyo sa panonood ng aking video. At itong katubig natin na ito ay nag-PM po sa akin at nagpasalamat dahil sa napanood niya na yung sa Beta Battle Cutter. So nakakuha po siya ng idea, tapos chinat niya po ako at nagpasalamat. So mega shout out din po sa iyo idol. Maraming salamat po sa iyo. Yun nga po guys, hindi ko na to patatagalin. In 3, 2, 1. So guys, ready na tayo manghuli. So, andito na yung mga tub ko. Ito na yung fishnet ko. So, let's go! Yun nga guys, ito, niready ko na yung mga paglalagyan natin ng mga fry. Yan. So, ang huhulihin nating fry for today is unahin natin yung marble balloon. Next natin yung albino balloon, tapos yung pineapple na balloon, and then meron ako dito na silver balloon eh, may anak na rin yan. So yan yung mga huli natin ngayon, tapos meron din po akong yung lyre tail balloon na nandoon doon yung sunset. So dito po tayo magsisimula muna para makita natin, then ilalagay ko rito. So huli natin sila ha? Kasi may mga marami na rin silang fry eh. Ito guys. One down. Ayan, tahan sila. Guys, oh. Ito, marble to eh. Dito ko lang po sila binibreed sa mga ganito para madali silang mahuli. Kasi wala akong space para gumawa ng pond na medyo malaki. So, ito, dito lang ang breeder. Pag nanganak, lipat sa grow out. Ganyan. Mas madali ko silang i-maintain na nandito lang sila sa loob. Kinakain lang mga to. Ano lang pinapakain ko, yung pang tilapia or pang bangus na feeds. Mas maganda rin lagyan nyo ng aerator para malinis yung tubig, malinaw. At kapag maggagawa kayo ng ganitong breeder na tub, kailangan may plants para may pagtaguan yung mga fry. Hindi kakainin ng mga parents nila. Ayan, tingin tayo sa loob. Pakita ko yung sample ng marble ko. Ito guys oh. Taba. Ay, against the light eh. Ayan. Ayan oh. Laki. Ayan, nako. Meron pa mga fry sa ilalim. Kumain natin ng marble. So, mga ilan lang naman ang breeder ko dito. Siguro nasa 6 lang. Kasi nagpaparami pa lang ako. Siguro itong pag nakuha ko to lahat na fry, more or less na sa 100 to. 100 pieces na fry. Kasi sa isang adult breeder na balloon, nagaya ng ganito kalaki, so, nagpo-produce to ng 50 pataas eh, 50 to 60. Sa akin kasi ah, sa akin to ah, ewan ko lang sa ibang breeder,
nakakapag-produce sila ng almost 54 to 60 sa isang ganito lang. Isang inahin, mga breeder size. So ang mas magandang mag-breed ka ng ganito sa sobrang dami ng ano, ng anak bawi-bawi mo. Ayun guys, kuha ko na lahat sa marble. Marble at Dalmatian 'to naghalo eh. So ito yung fry niya. So, isang anakan. So bilangin mo 2 4 6 8 10 12 13 14. Sa 20 pieces lang 'to. Ewan ko lang baka nakain na yung iba. Kasi kuminsan pag hindi adult yung ano, breeder mo, konti lang ang pinoproduce no na ano na fry. So mas maganda kung magbi-breed kayo ng adult na yung big mama, sinasabi yung tinatawag nila. So ipa tayo sa kabila. Ito yung marble. Dito naman tayo sa albino. Ito medyo marami-rami. Ayan o. So huli natin. Ayan o. Ayan guys o. Ipa tayo. Ito yung albino ko. Shoutout nga pala kay ano, Paul Micos Ricodos ng Asinggan. Sa kanya nang galing tong ano ko, strain na to ng Balloon Molly. Ganda ng visit niya yung farm noon, maganda. Yan, nakaka-inspire yung farm niya, sobrang linis. Galing yan. So bihira sa pet shop tong mga to eh. Yung mga Balloon Molly na ganito, yung albino, ayan. Bihirang-bihira yan. So kaya kahit napakalayo niya, dinayo ko talaga. Dahil quality ang isda. Daming anak nito. Okay, so. Yan lang. Sandaling hulihin kasi pag nilagay ko sila sa malaking tub, ang hirap nilang hulihin. Siguro kung marami na sila, kailangan talaga ilipat. Pero ako, mas madali ko sila rito eh. Oh. Ganyan, mga anak lang. Huhulihin ko, tapos lalagay ko sa grow out tub ko. Dahil pa sa ilalim. Mamaya bilangin natin kung ilan ang fry nila. Sana mamabot ng manong 100. So maganda rito, kung marami kang breeder na adult, halos sa isang buwan, ako, magsasawa ka ng fry. Dami na oh. Mayan na po sila oh. Mga ilan na yan? Mahigit 20 na yan. Mayroon pa sa loob. Ay, pakita ko po sa inyo yung ano, yung parents. Ayan po oh. Ganyan siya kalaki. Malaki pa sa piso. Tapos red eye po sila, albino po sila. Ayan po kalaki. Ayan oh, laki. Laki ng tiyan. Hindi po buntis yan. Balloon Molly po talaga sila. Kaya tinawag na balloon. Nakalunok kasi ng balloon. So, yan. Ah, pag-identify po pala ng male at female nito, yung mataba, ganito, ito yung female. Sa male, ganito oh. Payat po sila. Ay, tumalon. Ito po yung male. Payat siya. Hindi gaya nung isa kanina na laki-laki ng tiyan. Gaya nito. Compare nyo. Taba at payat. Yan. Ganyan po pagana sa ano, sa Molly. Ayun guys. Wala. Tapos na dito. Ubus na. So marami. Siguro nasa ano to, 30 plus pataas, 40 siguro. Ang may bilangin ko. So next, dito tayo sa oh, pineapple ata to. Ayan, mayroon din dito. Tayo natin dito. Ready na rin yung tank nila. Ayan. Ito mainit.
Ang wala lang ako rito is ano, yung mga chocolate marble, chocolate na Molly, mga ganun. So, bakit naman, bayaw ko dyan, bigyan ako ng chocolate. Oh, tagal na ako naghahanap. Bulacan, marami raw eh. Pero dito malabo. Napaka ano, rare na ano, hanapin. Ah, wala na. Ito naman yun. Pineapple balloon po. Pineapple. Pakita ko naman yung ano ito. Breeder niya. Ito hindi to red eye. Yung isa kanina red eye yun. Ito black eye naman. Pero alas pareso yun ang kulay eh. O. Pa-comment na lang down below mga idol, mga katubig kung anong strain to. Pero parang platinum eh. O. Pa-comment down na lang sa baba kung anong mga anong strain. Hindi ko kabisado to. Kasi naglalabas din siya ng ano, ng 24K eh. Thank you. So, ito nga. Ito siya. Ayan, guys. Hindi pa tayo sa ano ko. Sa platinum white ko. Silver molly pala. Silver molly. Ito naman tayo sa silver balloon. Ito yung ano, oh. Breeder size. Ayan. Taba. Silver molly. Balloon molly. Ayan guys. Hindi natin yung mga anak nila. Kukunti lang dito. Kasi ilan lang yung matured na breeder size dito. Namatay pa yung iba. Bilang na bilang lang ano ito, maselan magbuga. O, kumisang kasi nakakain din nila eh, hindi na mahirap eh kung hindi na agapan agad. Pero nga pala guys, para sa akin to ha, ang tips ko kasi pag ganito, pag nanganak, huwag nyo munang kukunin agad na ililipat kasi baka manibago sa tubig. Mas madali mamatay. Sa akin kasi ginagawa ko, pinapa ano ko muna ng mga 1 week saka ako nililipat sa grow out para maging stable po muna yung fry. Pero as long na may plants, at least may pagtataguan sila, hindi sila makakain. Pero pag wala yan, kailangan kunin agad yung mga fry. Abus yan. Ayan guys, kukunti lang anak, baka nakain na nga. Ayan. Ayan lang to, mga 2, 4, 6, 7 lang. Tamad magbuga yung malaki. Baka nakain na nga. Okay, ito marami rin to. So yun guys. Lagay ko doon. Papakita ko at bibilangin natin. Guys, nahuli ko na sila. So ito yung ano. Pineapple kako. Tapos ito yung red eye. Marble. Tapos white. So, bilangin ko kung ilan yung fry na mahuli natin ngayon. So, meron pa dun eh. Kaso, ito munang unahin ko. Walang paglalagyan. So, 19 lang guys to. 19 lang. Medyo kukunti lang yung binuga ng ano. Isang ano ko. So, baba ko muna rito. Next natin to. Ito yung ano, red eye, yung albino. 42 guys, 42 ang ano nito, ang bilang nito. So, marami rin nahuli sa kabilang ano, sa albino. So next natin is ano, yung marble. So, yan yung una. Ilan yung una? 19. 19.42. Okay. Guys, next natin is marble.
So 21 guys sa marble. Yung marble balloon molly natin is 21. So yung una is 19, tapos sumunod is 42, and then 19. Itong isa kasi platinum silver mollies, konti lang, 2, 4, 6, 7 na lang to. So try natin huliin yung lyre tail balloon natin. Let's go! Ish! Labo! So guys, dito tayo ngayon sa aking rooftop. Meron din ako ditong lyre tail. So huliin din natin yung mga fry nila, baka makain na rin eh. So ito, pakita namin sa inyo. Ito naman guys yung lyre tail. So, pakita ko yung parents muna. Ito oh. Taba. Yan. Oh, sunset yata ito eh. Pa-ID nga rin to boss. Mga katubig. Pa-comment down na lang kapag ano, anong ID nito. Kasi lyre tail siya eh. Galing din nga. Shoutout pala kay ano. Kay Paul Micos Ricodos. Galing din po pala sa kanya tong strain na to. Yan. So, dalawang balloon molly na strain ang galing sa kanya. Strain? Yung ano ko, yung color black at yung silver ko, galing pala kay ano, sa katubig natin na si Vincent Malikdam. Shoutout sa'yo, idol. Yan po. Dito rin po sa Lingayen, Pangasinan yan. Isang breeder din po yun. Pwede rin nyo pong i-visit yung farm niya dito sa Lingayen. So, ito nga guys. Huli natin yung fry. Ito medyo mabilis na kasi ito. Medyo, ano na, matagal na sila rito. Eh, itong problema sa malaking tub, mahirap silang hulihin. So, kaya mas okay yung ganun lang. Yan, manguhuli tayong napakatagal dito. Isa-isahin ko. Ang daming fry nito. Guys, oh. Isa-isa lang, tsaga-tsaga lang. Mahuhuli rin lahat. Pero matagal. Kasi nga, ang hirap malaking tap. May lakas na pipili siya lumangoy. Kahit maliit. Ayan. So, ilan yan? 42, 21, then 19, right? Plus 7. Ilang ang bilang mo na? Ang ilan? Oh, 42 plus 19 58 plus 21 plus 7. Ano galingan mo? 37. Hala ka diyan. 7 ka diyan. 42 na nga plus ano? 21 oh. 63. Oh, 42 plus 20 ano? 63 na, tama ba? Tama. Kami langgam. Oh, plus yung ano pa. Oh, kami langgam. Oh, oh. Kami langgam. Black yan? Pero nakakakiliti. Nakakakiliti, nakakaga din yan. Hindi. Oh, iba lang. Labo. Mas marami ata ito eh. Ayun guys, tapos na yan sa lyre tail balloon. So bilangin natin. Ito. Yan. Medyo marami rin to. Padaling ko doon, bibilangin din natin para alam natin. Eh.
Ito na nga yung ano, nahuli nating balloon lar tail. So, bilangin natin sila. Ayan guys, so naka 43 naman ako dito sa lar tail na to. So, yung una is 19 and then plus 42 plus 21 plus 7 plus 43. So, ayan guys, ang nahuli ko ngayon ay 126 fry. Ganun po kadami. Sa balloon molly lang po yun. At hindi naman ito sa pond, kaya don't expect na ganun lang kaliit. So, kung nasa pond to, medyo malaki-laki. Mas marami po sana. So, ayan guys, ilalagay ko na lang sa grow out. So, let's go. So, itong lyre tail nga pala guys, meron na silang ano dito, grow out tub. So, sasama ko na lang sila rito. New friends. Ayan, new friends. So, ayan. Sama ko na lang sila dyan. Para magkakasama sila. Ayan. Gapi na kasi itong iba oh. Oh, gapi-gapi. May danyos pa. So, ayan guys. Wala na akong space. Kulang na ako ng tank. So, ayan. Yung iba nilagay ko na dun. So, ayan guys. Nakita ko na sa inyo. That's all for today guys. Thanks for watching. I hope you enjoy my video. And don't forget to like, comment, and subscribe. And please ring the notification bell. And see you in my next vlog. Thank you. Paalam.